Si Alexander VI ang sinasabing pinakatanyag pagdating sa kasamaan ng Santo Papa sa buong kasaysayan. Sinasabing nagsagawa siya ng mga pontifikasyon ng nepotismo, kasakiman, kalupitan, pagpatay, at tulad nga ng inilalarawan, walang pigil na kahalayan. Siya ang naging nangungunang pigura sa alamat ng pamilyang Borgia. Ito ay bilang Santo Papa na gumagawa ng kasamaan at konsentidor sa mga gawain ng dalawang pinakatanyag sa kanyang mga anak, sina Cesare at Lucrezia. Ipinanganak bilang si Rodrigo Borgia malapit sa Valencia, Spain, si Rodrigo ay pamangkin ni Calixtus. Si Calixtus naman ang siyang naglagay sa kanya bilang isang kardinal sa edad na 25 noong taong 1456. At ginawa din siya ni Calixtus bilang Vice Chancellor ng Holy See noong taong 1457. At dahil nga naging Vice Chancellor siya ng Holy See, ay nakatipon siya ng dakilang kayamanan, namuhay sa kalaswaang sekswal at nagkaroon ng 7 anak, kapwa noong siya ay kardinal at ng Santo Papa. Si Pope Pius II na pumalit kay Calixtus ay patuloy na sumuporta naman sa pagtaas ng katungkulan sa simbahan ni Cardinal Rodrigo Borgia. Kinailangan pa niyang magbigay ng babala sa batang kardinal na pigilan ito mula sa kanyang kasanayan sa pakikilahok sa mga orgies. Ito ay tulad ng ipinihag ni Pope Pius na kakaiba. Bilang isang binata, inilarawan naman si Rodrigo Borgia bilang matangkad at guwapo. Ayon kay Sigismondo de Conti, si Rodrigo ay malaking tao at matatag na may isang matalim na titig, mahusay at may pagkamagiliw, at may kamamangang kasanayan sa pera. Ang iba pang hinahangaan kay Rodrigo ay ang pagkakaroon niya ng makinis na kutis at magandang hubog ng bibig. Gayunpaman, sa kaunang bahagi ng kanyang 60 taon noong siya ay naging Santo Papa na, tila nawala na ang kanyang pisikal na kagandahan. Mayroong kakaunting mga larawan na maaaring makilala bilang tunay na sa kanya. Ang isang larawan na ito ay naglalarawan kay Rodrigo na isang kalbong Santo Papa na nakaluhod sa isang libingan. Habang si Rodrigo ay isang kardinal, kinuha niya bilang kanyang may bahay si Banoza de Catanay. Nagkaroon ng 4 na anak mula kay Rodrigo. Kasama sa mga anak na ito sina Cesare na ipinanganak noong 1475 at si Lucrezia na ipinanganak naman noong 1480. Noon namang panahon na siya ay naging Santo Papa na noong taong 1492, hiniwalayan na ni Rodrigo si Banoza at nakuha bilang isang may bahay ang mas batang si Gilia Farenese na marahil ay ina ng 2 o 3 karagdagang mga anak na nagmula kay Rodrigo. Sinasabi pa nga na bago na pangasawa ni Rodrigo si Banoza, si Rodrigo ay may anak na hindi bababa sa 2 bata o higit pa sa mga iba't ibang kababaihan na ang kanilang mga pangalan ay nawala na sa kasaysayan. Noong namatay si Pope Innocent VIII, isang pakikibakang pampolitika ang sumunod para sa pagkasanto papa. Naging mainit ang usapin sa kung sino ang papalit at nang mabilang sa wakas ang mga boto, si Rodrigo Borgia sa pagbili ng mga boto ay nahalal. Ang isa sa 6 na kardinal na hindi mabibili ay si Giuliano de la Rovere at nanatiling kalaban ng mga Borgias, at kalaunan ay susundan si Alexander o si Rodrigo bilang Pope Julius II. Sa panahon ng detalyadong seremonya kung saan inilaan si Rodrigo bilang Pope Alexander VI, kinailangan siyang mapatunayan bilang isang lalaki. Ito ay dahil sa 13 siglo at ang ikskandalo ng alamat ni Pope Joan. Si Pope Joan ay pinapaniwalaang isang babae.
ang mga bagong halal na Santo Papa ay kailangang magsumite sa isang pagsusuri na nakahiga sa isang mababang pwesto. Ang katotohanan si Rodrigo na ama ng mga maraming bata at sinasabing nagkakaila ng kanyang kasarian ay isang nakakaaliw na pangyayari. Mula sa kanyang pagtaas sa mababang pwesto ng eksimanasyon sa kasarian hanggang sa pagtungo niya sa mataas na trono bilang Santo Papa. Ngunit si Rodrigo na ngayon ay si Alexander VI na ay may natutunan mula sa kanyang pinalitan. Si Innocent VIII na siyang naunang papa na kinilala ng hanayagan ang kanyang mga iligal na anak at kinargahan ang mga ito ng mga kayamanan at pamagat. Sinamantala ni Alexander VI ang mga gawaing ito. Matapos ang isang malakas na simula bilang Santo Papa, ito ay ang reforma ng Curia at ang pagbabawal ng simony na kung saan siyempre ang paraan kung saan binili niya ang kanyang pagkasanto papa. Itinuon ni Alexander VI ang kanyang mga pagsisikap sa kanyang pangunahing interes. Ito ay tulad ng ginawa ni Innocent VIII, ang pagkuha ng ginto, ang paghahabol sa mga kababaihan at ang interes ng kanyang pamilya. Pinangalanan niya ang kanyang anak na si Cesare bilang kardinal na noon ay 18 taon lamang. Kasama ang nakababatang kapatid ng kanyang kasalukuyang kinakasama, ang mas bata pang si Alessandro Farnese. Inayos din niya ang 3 pag-aasawa para sa kanyang anak na si Lucrecia at mahusay na pinawalang bisa ang unang kasal nito. At sa pamamagitan ng pagsisikap ni Cesare, madali siyang ginawang balo sa 2 asawa nito. Si Lucrecia ay madalas na naiiwan na namamahala sa pagka-papa. Kung tutusin, isang regent. Ito ay kapag naglalakbay si Alexander VI patungo sa Roma. Nagpanday din ng mga alyansa si Alexander VI sa pamamagitan ng pag-aasawa ng kanyang mga anak. Ang isang halimbawa nito, naiugnay niya ang kanyang kapangyarihan sa paksyon ng Milanese. Pinagsama-sama din ang pamilya ng Borgia at Sforza sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Lucrecia kay Giovanni Sforza, ang anak na lalaki ni Constanzo Sforza, pinsan ng malakas na kardinal na si Ascanio Sforza. Pinatatag niya ang kanyang posisyon sa kaharian ng Aragon at Naples sa pamamagitan ng pag-aasawa sa kanyang nakababatang anak na lalaki, si Geoffrey, kay Sansia ng Aragon, na kalauna naman ay lolokohin ni Sansia ang kanyang asawa at aasawahin ang parehong si Cesare at Giovanni, ang mga nakakatandang kapatid ni Geoffrey. Noong taong 1493, pinangka ni Alexander VI na iguhit ang isang linya sa pagitan ng Espanya at Portugis ng mga impluensya sa bagong daigdig. Ngunit kahit na ang malawak na kilalang pampolitika na ito ay kailangang baguhin noong taong 1494. Dahil ang orihinal na anyo nito ay pinapaboran ng dekrito ang kanyang katutubong Espanya. Naaalala rin si Alexander VI para sa kanyang pagpapahirap at pagpatay noong 1498 sa tanyag na mangangaral na taga-Florentine na si Savonarola, na nagkaroon ng lakas ng loob upang tuligsain ang katiwalian ng kanyang pagkasanto papa at tumawag sa pagkatanggal sa kanya bilang Santo Papa. Pagsapit ng mga taong 1500s, ang pag-uugali ni Alexander VI kasama ang kanyang anak na si Cesare bilang isang nangingibabaw na impluensya ay naging mas matindi. Ang kalaswaang sekswal at pagpatay ang pinairan ni Alexander VI at ng anak nitong si Cesare. At noong 11th anibersaryo ng kanyang pagkakamit ng pagkasanto papa bandang Agosto ng taong 1503, nagkasakit si Alexander VI, ganoon din ang kanyang anak na si Cesare. At sa paligid ng pagkakataong ito, ay isang bulong-bulungan ang lumago sa Roma na ang ilang mga awtoridad ay naniniwalang totoo na nalason sila. Ayon sa kwento, si Alexander at Cesare ay kumain kasama si Cardinal Adrian Corneto sa bilya ni Cardinal Corneto.
Matagal nang pinapaniwalaan na balak ng mga Borgia na gawing susunod nilang biktima si Corneto. Sa katunayan, naisip ni Cardinal Corneto na siya ay lalasunin. Ngunit nailigtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglipat o pagpalit ng tasa na inihanda para sa kanya ni Cesare. Ang walang alinlangan naman na si Alexander VI at Cesare ay parehong malayang uminom mula sa mga naipalit na tasa. At sa loob ng ilang araw, nakabawi si Cesare at gumaling. Ngunit ang kanyang ama ay nagtagal pa ng ilang araw at namatay sa edad na 77. Ang araw ng pagtutuos sa Panginoong Diyos ay nangyari kay Alexander VI noong 18 ng Agosto 1503. Nagkaroon ng sakit si Alexander VI nang nagdaang ilang araw at nagkaroon ng mataas na temperatura. Gumawa ng ilang pagsusubok sa dugo upang subukan at pabutihin ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi ito nakatulong. Alam na rin siguro ni Alexander VI na nalalapit na ang katapusan niya at noong 18 ng Agosto 1503 ay gumawa siya ng pagtatapat sa isang obispo. Habang napapaligiran ng mga kardinal ay namatay siya makalipas ang ilang oras. Ang kanyang katawan ay iniharap sa klero ng Roma isang araw pagkatapos nito, ngunit naaagnas na ito at nabago na ang kanyang itsura. Ang isang istoryador ay nagsulat na sinasabing ang kanyang bangkay ay isang nakaririmarim na tanawin upang tingnan ang isang deformado, nangingitim na bangkay, kamanghamanghang namamaga at nakakasulaok na nakakahawang amoy at ang labi at ang ilong ay natakpan ng malapot na nangingitim na laway. May mga tsorya na nagmumungkahi na kaya ganoon ang itsura ng katawan ni Alexander VI ay marahil dahil sa siya ay nalason at ang kanyang sariling anak daw na si Cesare ang gumawa nito. Sinasabi naman ng iba na namatay siya na isang taong may sakit at ito ang dapat sisihin sa mabilis na pagkaagnas. Hanggang sa ngayon ay simbolo si Alexander VI sa katiwalian na nangyari sa simbahang Katoliko at binigyan niya ng daan ang pagtaas ng Protestantismo. Nangyari iyon, hindi nagtatagal pagkatapos pumanaw si Alexander VI.